Nalalaman nila yan pagka dumating na yung sandali. Doon lang sila natatauhan, yung mga may pera, ano po, ha? Yung mga nalulunod. Sa ika nga po ay pagkita ng salapi, lalo na kumikita sa pagnanakaw. Na yung pagnanakaw nila, mga kaibigan, eh baliwala rin. Kasi po, wala nang halaga pagka dumating yung ganitong pagkakataon. Katulad nung asawa ni ano, ni Senator Angara. Alam ba ninyo kwento niya? Di ba si Senator Angara ay nagpositibo po? Nasa ospital yata. Ewan ko kung saan nagkukwarantine, ano po, mga kaibigan, sa bahay. Eh pero, mga kaibigan, ang kwento nung asawa masaklap po eh. Yung dati hindi nila nararanasan, hindi nila alam kung ano ang ika nga po nararamdaman ng isang karaniwang tao. Lalo na yung mga walang-wala, ano po? Eh ngayon higit pa ron ang kanilang dinanas. Sana kung ito'y nangyari sa isang mahirap, sanay na yan, mga kaibigan. Alam na niyang harapin yan, alam na niya, madali na sa kanya ang tanggapin ang ika nga anumang masaklap, ha? Na pwedeng mangyari sa kanya. Oh, ito kwento nung asawa ni Angara, ha, mga kaibigan. Si Tutsi Angara. Ang makabagbag damdamin niyang kwento, mga kaibigan, sa kanyang Instagram. Isa raw sa kanilang mga kapitbahay ang gusto ay lumaya sila doon sa kanilang subdivision. Siyempre, sa mamahaling subdivision nakatira yan. Pagkatapos na mapabalita na si Senator Angara ay mayroong problema sa kanyang kalusugan. Ito nga po yung coronavirus. Para bang yung kipakyaw, di ba? Pinipetisyon si Manny Pacquiao na doon sa kanilang community na huwag kayong lalabas. Ayon dito sa asawa ni Angara, mga kaibigan, as soon as the news came out, some have refused to deliver essentials to our home. Pati yung mga pangangailangan nila, mga kaibigan, wala nang may gusto na mag-deliver. At yung isa nga nilang kapitbahay ay gusto ho, mga kaibigan, lumaya sila doon sa kanilang neighborhood. Pero hindi naman daw niya masisi. Yan ho, mga kaibigan, di ba? Lungkot, ano? Hindi mo aakalaing yung mga ganitong pangyayari ay dadanasin din ng mga mayayaman. To our neighbors who showed us acts of kindness, meron daw namang nagmagandang loob din, ano, ha? Nagpapasalamat naman daw sila. Sabi nila, kailangan din nilang humingi ng tulong dahil ang buong yung kanilang, ano, yung buong bahay nila, kung ilan man sila ron, kasama na yung mga household helpers, ha? Naka-quarantine sa loob ng 14 na araw. Pero yung kanilang mga pamilya, kamag-anak at mga kaibigan, yun ang nagpapadala na lang sa kanila ng maiinom kapag sila ay nauubusan ng tubig at ng oxygen.
Yan ang mga pangunahing importante sa buhay, di ba? Yung tubig at hangin. Yung doktor naman, nakikipagkita naman sa kanila yung doktor. Pero mga kaibigan, siyempre, magkano? Ganun yun eh. Alam nga na may buwis nun ang buhay niya. Nang libre. Ang sabi nung asawa ni Senator Angara, I do have moments of weakness where I break down and cry because I miss him a lot and I don't know what I can do to help. Ayan, mga kaibigan, ano po, ha? Kaya tayong mga mamamayan, o tayong mga nilalang, ano ho, wala naman talaga tayong pwedeng ipagmalaki. Nakita ninyo si Pacquiao, yan ang sinasabi natin eh. Eh siya ngayon eh, alam niya eh. Mga kaibigan, bali wala kwarta mo ngayon. Walang nalagayan, bakit? Eh, hindi naman sila pagkakaguluhan ng tao ngayon eh. Sino magkakagulo sa kanila? Di ba? Itong mga politikong ito, sino hahanga sa inyo ngayon? Eh lalo na kung ikaw na nagpositibo ka sa coronavirus, may lalapit pa ba sa'yo? Eh di lalong wala, kung konti na nga yung masasalubong mo, wala pang lalapit sa'yo, di ba? Iiwasan ka, baka murahin ka pa eh. Mga kaibigan, pagka nagpakalat-kalat ka eh, ha? Ito, di ba sinabi natin may mga building na dapat na i-occupy ng gobyerno. Yung lalo na yung nandiyan sa may coastal road, oh, walang gumagalaw doon. Mga kaibigan, yung pinatayong housing dyan na wala nang nangyari, panahon ni Cory. O ngayon, i-occupy daw yung PICC, Rizal Memorial. Dapat bigyan na maayos na matutulugan yung mga frontliners. Merong frontliner, pinalalaya sa bahay, di ba? Napabalita, kawawa naman. Merong binuhusan ng Clorox, di ba? Sipin ninyo yan, oh. Lintik ang... yung kwento ni... Nung asawa ni Angara, malungkot yun, eh. Pero alam po ninyo, Mrs. Angara, napakaraming mas malulungkot pa sa kwento nyo. Ang buhay ng maraming Pilipino, mga kaibigan. Hindi lang ho ganyan. Kahit walang coronavirus, nangyayari po ang mga mahihirap ay pinalalaya sa kanilang bahay. Ha? Buti kayo, palayasin man dyan. Marami kayong bahay at marami kayong pera. Eh, yung mga mahihirap, wala po eh. Mas malungkot po buhay nun. Hindi lang kayo sanay. Sanay kayo, lagi kayong mga hari, reyna. Mawalang galang na po ano. Hindi ko naman naisak na ng inyong damdamin. Pero yun po talaga ang katotohanan. Fernandina Dina Pili Diaz. Ayan. Bene amore mio. Siguro sa ano ito? Italy. Oh. Si labag nga pala yun. Wala na yun, di ba? Mayaman na siguro ngayon yun. Kumain ng rice, pero can't afford the price. Kanit gulay at fish, gasolina tilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap?
habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ambisyos nila ay grind. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang bagawutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huling mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, siting. Bakit kayo na ay buking, buking? Wag ganit sa pera, baka kayo makama. Lagi na lang nagko-compromise kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapo sa budget. Ako ay nagu-question, shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggang may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo pagumutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay na kung kayo ay huling, huling, huling mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tingnan nyo na ang mag-chiting, chiting. Bakit kayo na ay buking, buking? Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Money, money, money. Ay, naku, kayo ay huling, huling, huling mga adik sa pera.